Literal na talagang masakit pag nasa sabon. Speaking of nasabon, yan ang mga madalas nangyayari ngayon kay Hinebra Bigman Ice Akgo. So bakit nga ba madalas siya na sasabon nila Coach Tim o napapagsabihan nila Coach Tim at Justin Brownlee? So dito nyo nga yan malalaman. At Magnolia, pinalitan na si Glenn Robinson III. So palit import na ang Magnolia. So bago nga natin talakayin ang lahat ng yan ha. Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na laging nanonood at nagko-comment dito sa ating mga topic na sila Paul Ryan Collis, Kat Sakino, Jay Nunez, Dennis Barilhel, and Leo Masotras. Shabas Muhammad in, Glenn Robinson III out, Magnolia Hatchats palit import na. Glenn Robinson III ang import na nakapagbigay sa first round ng kartadang 3 wins and 2 losses para sa Magnolia. Ang former NBA player na ito ay tuluyan ng pinalitan sa spot ng another former NBA player rin na si Shabazz Muhammad at kinumpirma yan sa kilalang sports website dito sa ating bansa na spin.ph by Rio Benterado. Credit po sa inyo. So about muna tayo rito sa pinalitang si Glenn Robinson III. So idilagay nga ng Magnolia ang nasabing import sa reserve or injured list. And about dito sa papalit sa pwesto na si Shabazz Muhammad, batay sa nakita nating video footage, talagang legit na nandito na siya sa bansa kasama ng team ng Magnolia at inaasahan na eto nga po ay maglalaro na para dito sa team ng Magnolia sa out of term game versus Meralco sa Panabo, Davao del Norte. Batay nga sa report, hindi pa clear kung si Muhammad ba tuluyan ng papalitan ang pwesto ni Glenn Robinson III na siyang nasa injured or reserve list hanggang matapos ang conference. Pero ang sure sa ngayon, nasa bansa na si Shabazz at inaasahang maglalaro na para sa Magnolia. Sa mga hindi familiar kay Shabazz Muhammad, eto, kaunting background about sa kanya. Siya nga po ay former 14th overall pick ng Utah Jazz sa 2013 NBA draft na kung saan ay unang nakilala sa NBA sa team ng Minnesota Timberwolves na siyang naging teammate niya or naging teammate nitong si NBA star Karl Anthony Towns. Bukod dyan, naglaro din siya para sa team ng Milwaukee Bucks. At pass forward tayo, about naman sa PBA dito sa ating pambansang liga. Siya nga po noon taong 2022 sa PBA Governors Cup ay naging replacement import ng team ng San Miguel Beermen para palitan ng import noon na si Orlando Johnson na kilala rin sa pangalang or palayaw na OJ. At ngayon, replacement import na naman siya at dito naman siya maglalaro sa PBA Governors Cup para naman sa team ng Magnolia Hatchats na kung sa ipapalitan ang naunang import na si Glenn Robinson III na napalagay sa injured or reserve list. At about naman tayo rito sa patungkol sa kampo ng Barangay Hinebra na marahil marami sa inyo ang nakakapansin sa madalas na napapagalitan sa game or napapagsabihan etong si Isaac Go. Pero bakit nga ba? Eto kasi yan. Sa totoo lang, dahil sa nakikita ng mga fans yung totoong laro nila Stephen Holt and RJ Abarrientos na silang mga bago rin sa team gaya ni Isaac Go. Pero magpahanggang ngayon, inaantay pa rin ng Hinebra fans na ipakita ni Go kung ano yung kaya talaga niyang maitulong sa team. Kung tutuusin, hindi naman hinihingi sa kanya ng Hinebra yung maging kasing tigas or lakas ni Sistand or maging kagaya niya. Ang inaasahan kasi sa kanya, yung big man na pupwedeng talagang maging backup ni Japet na kung sa ay pag nilabas si Japet, kampante sila nila Coach Tim na may big man pa silang inaasahan. Kaya lang hindi pa ganon sa ngayon ang nangyayari. Kaya rin siguro madalas napapagalitan o napagsasabihan ito nila Coach Tim at maging ni Brownlee. Yung ginagawa nilang yun, hindi yun nangangahulugang pinagagalitan talaga nila etong si Isaac Go, kundi binomotivate para matuto.
gaya ng paghubog nila Coach Tim kung nasasaan si Japet at kung gaano kagaling pa rin si Japet magpahanggang ngayon. Dahil hindi ito papagtiyagaan nila Coach Tim na i-coach ito ng ganito kung hindi nila nakikitahan ng potential as big man itong si Isaac Go. Dahil nakita naman natin yung totoong galing talaga at kakayahan ni Isaac Go nung nasa Terra Firma ito na kaya nitong umiscore ng 20 plus points. Pero dito sa Hinebra, pag pinapasok siya, iba yung nagiging resulta. Pansing hindi niya alam minsan kung saan siya pupuesto at pupunta, kung sa ilalim ba siya or lalabas siya. Pero syempre kailangan pa rin talaga intindihin si Isaac Go as new big man ng Barangay Hinebra. Dahil kung mababalikan nyo nga po yung isang naging pahayag ni Brownlee about sa system sa triangle ni Coach Tim Cone na triangle offense, talagang inamin itong mahirap nga raw talaga pag-aralan ang triangle offense. So talaga namang kailangan dito ng mahabang panahon para makasanayan at matutunan yung ganitong sistema. Kaya siguro ganun na lamang rin kung paano mga pa-pa sa system itong si Isaac Go. Pero kahit sa ngayon, struggle pa rin si Isaac Go. Ang hindi nyo alam, todo-todo na nga po ang effort nito at doble kayod na nga po yung ginagawa nito na laro. Matutunan lang yung system ni Coach Tim. Tandaan nyo ha, si Sistand, nung unang dumating yan sa Hinebra noon ha, marami ang nag-akala na hindi siya fit sa system ng Hinebra dahil sa pangit din yung mga naunang naging laro niya sa unang conference niya sa Hinebra. Pero nang magtagal, nang makapag-adjust siya, biglang nag-boom yung galing niya. Kaya antay-antay na lang kay Go, banda-banda dyan, lalabas din ang totoong laro at galing niyan. So yan, sa ngayon mga ka-teammate, ito nga lang po muna ang ating sports pasada. And thank you for watching guys and God bless everyone. Shoutout po muna sa mga solid nating ka-teammate na sila Ruben Dolor, Janapo TV. At sa kino. Jobelurot.
and Paul Ryan Collis.